Hey, magandang umaga mga kaibigan. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang aking karanasan. Yung pinaka the best AFP general na naging commander ko na pinagsilbihan ko. Ang pangalan po niya si retired Lieutenant General Ernesto Carolina. After his retirement sa Armed Forces, nag-serve siya as administrator ng Philippine Veterans Affairs Office under ng three presidents from GMA, President Aquino, President Duterte. Ngayon, panahon ni PBBM, wala na siya sa PBAW. I think nasa BCDA na siya. Okay, so nasa government pa rin. Nagsama kami 1995, I was then a young captain, siya naman full colonel. Brigade commander ko siya sa Agusan and Surigao provinces. Four officers infantry brigade. To sum him up, anong pagkatao nitong commander ko na ito? He is a workaholic and he is a perfectionist. Yun yung naisip kong description niya. Grabe kung magtrabaho. Usually gabi siya magtrabaho. Magaling siya sa paperworks and groundworks. Okay? Combat operations, intelligence, civil military operations, marunong siya, admin marunong din siya. Okay? So admin muna tayo. Okay. Pagawin niya kami ng mga documents, sulat, whatever reports. So i-submit ko. Nako, babasahin niya sa gabi. Hindi ako makatulog sa gabi dahil hinihintay ko tatawagin yan. Mamaya, alas 8, alas 9, nang gabi to ha. Sir, tawag ka ni Brigade Commander. Magre-report ako doon, inaantok na ako. Gabi. Lalabas ako sa quarters niya. Maswerte kung makalabas ako ng alas 10 ng gabi. Minsan, abuti na ng alas 11, alas 12. Dala-dala ko yung andaming patrabaho. Groundwork and paperworks. So, paglabas ko pa lang sa kanyang quarters, yan, magsulat na ako niyan. The following day, groundwork na ako kasi ako po ang civil military operations officer. Dealing with the civilians. So, hirap na hirap po ako sa trabaho under sa official na ito. One instance, nandun ako sa aking opisina, sa aking lamesa, writing something, mamaya na-collapse na ako. Dinala talaga ako sa hospital dahil wala na, nawalan ako ng malay, na-overwork. Okay, so, pag aalis siya sa kampo, nako, very happy kami, mga sundalo. Bakit? Eh, wala nang mag-utos, wala nang magtawag. Nakaka-relax kami pag punta siya sa high-rate quarters for a conference. Ang tawag namin, Independence Day. Mag-relax talaga kami. Kaya lang, mga isa o dalawang araw lang yun. On the third day, babalik na naman siya. Nako, back to abnormal work schedule. Ganun po kami. Kaya lang po ang resulta dahil workaholic siya. Dahil perfectionist siya, na-train ako ng husto. Tapos, yung area, nako, napaka-peaceful po ang Caraga region nung panahon ni General Carolina as Brigade Commander. Ang daming nag-surrender na mga NPA sa kanya. At naging peaceful ang lugar. Tapos, yung work ethics niya, yung dedication, commitment to serve the people, naman ako. Kaya kung ano ako ngayon, yung, di ba ngayon, retired na ako, tumutulong pa rin, lalo na sa katutubo. Ito po, naman ako ito kay General Carolina. Okay? Kaya, after that, nakapagtagal ako ng 3.5 years, yung mga sumunod kong units, mga generals na pinagsilbihan, ano, money na lang. Ibig sabihin, nasanay na ako sa mahirap. Okay? O nung malapit na akong ma-promote na general 2014,
Fast forward tayo ha. 1995 hanggang 1999 kami, 1998 kami nagsama ni General Carolina. Okay, fast forward, 2014. Na-designate ako sa posisyon ng one-star general, although full colonel pa lang ako. In-interview ako ng aking two-star general na maging boss, si Admiral Nebres. Okay, Johnny, I'm sorry, hindi kita kilala. Bigla ka na lang na dumating na assistant ko. Ano bang experience mo sa office work, paperwork? Sabi ko, sir, I'm sorry, wala. First time kong ma-assign dito sa Metro Manila. Ang experience ko lang sa office work, naging staff ako ni General Carolina ng 3.5 years. Pagkarinig niya ng General Carolina na pag-anon siya, what? 3.5 years, nakatagal ka kay General Carolina? Kasi yung reputation ni General Carolina na workaholic, talagang kilalang kilala siya na kung kapagtagal ka ng 6 months to 1 year kay General Carolina, magaling ka. Kaya sabi ng aking boss, the fact na nakapagtagal ka ng 3.5 years, okay ka dyan eh, makakatulong ka dito. Welcome na welcome, ganon. Okay, so, the best, yung hindi ko makalimutan kay General Carolina, ito. Mga 1998, napagod na ako sa pag-serve sa armed forces. May calling ako, nararamdaman ko, tinatawag ako ng Panginoon na gusto kong maging missionary sa China. Gusto kong magpunta doon as a missionary to preach the word of God. Turo ang salita ng Panginoon. Nung magpaalam ako kay General Carolina, nako, galit na galit. Talagang sinigawan niya akong, anong missionary? No! Sabi niya. At ito yung statement niya, bakit no? Ayaw niya akong payagang mag-retire. Of all the non-PMA graduates na nakatrabaho ko, ikaw ang nakikita ko with the highest potential na maging general. Kaya hindi kita papayagang maging missionary sa China. You continue serving the army and I tell you will become a general someday. Wow! So what a positive encouragement, at tumatak yun sa isip ko. Kasi nung pumasok ako as a young lieutenant, nag-ambisyon ako na maging general. Sino ba naman ayaw maging general? Kaya lang, nung I totally surrendered my life to God, ang tawag niya sa akin is, you cannot serve two masters. Either you hate the one and love the other. Eh, ang aking master noon is yung ambisyon ko, maging general. Pinasurrender niya. Sinurrender ko. Inuna ko ang gusto niya. Anong gusto ng Panginoon is to preach the word of God in season and out of season. Kaya, while in the service, ang ano ko is mag-preach ng salita ng Diyos. Kaya nung magpaalam ako na aalis na sa gobyerno para maging missionary, hindi niya ako pinayagan itong general na ito at sabi niya, mag-general ka. Sabi ko na, isinurrender ko naman ito sa Panginoon. Bakit mag-general pa ako? Okay. Ito na, fast forward. June 14, 2014. Yun na. Ikinabit na ang aking star rank. Sandali, akunin ko yung aking litrato. Nandito sa harapan ko. Oh, ito na po. June 14, 2014. Okay? Una, utang ko ito sa Diyos. Okay? Pangalawa, kay Lieutenant General Carolina. Kasi kung pinayagan niya ako na nag-retire noong 1998, ano ako ngayon? Wala. Naniwala siya sa akin. At pinaniwalaan ko naman na maging general ako. Dahil sabi niya, you have the potential to become a general kahit hindi ka PME graduate. Oh. So ngayon, isa na akong general. So ano ang lesson learned dito is yung positive encouragement. Kung hindi ako na-encourage kay Lieutenant General Carolina, wala, baka hindi ako naging general. And, pangalawa, yung Panginoon. Basta ang Panginoon ang magtawag, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun na yun.
So, unahin natin ang ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Kung ano man ang ating yung all these things, mga gusto natin, bonus na lang yun. Yun po ang nangyari sa akin. So, ang challenge, mga kapatid, let's say a positive word. Let's encourage other people para someday, somehow, maalala nila tayo na naging ganun sila, mabuting tao, mabuting kalagayan dahil sa ating positive encouragement. Kagaya ng ginawa sa akin ni Lieutenant General Ernesto Carolina. See you po next video.